siguro para lang mas maintindihan ng maraming mga tagapanood natin. Mm. Pasimplihan lang natin ano. Siyempre, 'di ba, lagi tayong dapat may connection kay Kristo. And the Catholic Church has a very detailed connection to Jesus. Lord, 'di ba, si Kristo no ipinasa yung kanyang mga turo no sa kanyang mga apostol, 'di ba? Yung mga apostol ay no sa pangungunan ni Pedro tinatag yung simbahan. And then, si Pedro ang una nating Santo Papa. 'Di ba? Hanggang sa nagpatuloy yun sa mga Santo Papa, hanggang sa Santo Papa natin ngayon, si Papa Francisco. And Pope Francis is governing the church through the bishops, 'di ba? Mm. Yung bishops natin ginagabayan kaming mga pare. At kami mga pare, ginagabayan namin kayong mga mananampalataya. So makikita po ninyo yung connection ninyo kay Kristo. Huwag po kayong maniwala doon sa mga simbahang hindi nyo nakikita o natitrace yung sarili nyo kay Kristo. Diba? Halimbawa, no, pasensya ko na, baka humimagali sa atin, mga basakin dito. Okay lang po. No? Pero, diba, halimbawa ikaw, tapos yung pastor mo, paano siya kukonek siya kay Kristo? Ibig sabihin, it is just, ano lang ba yun? As spiritual communion lang ba? Ano yun? Dapat yung lineage, nakita niyo yung historical lineage. No. Mm. Dapat nakita natin na yung ipinagpasa-pasa-pasang mga tradisyon, prinsipyo, katotohanan, pananaw, yun yung prinsipyo at katotohanan pa rin ni Kristo na inaako mo ngayon. And Father, ano yung masasabi mo sa mga nagsasabi ng mga tao na ay, parang kayo mga Katoliko kayo. Parang mas mahal nyo pa si Mama Mary kaysa kay Jesus. Mama sa Mary? Devotion. Parang may mga ganun eh. Lalo na yung mga ibang sa mga hindi talaga nakakaunawa, talagang ganoon yung kanilang makikita. Pero sa atin hindi naman ganoon eh, 'di ba? Mahal natin si Mama Mary, pero mahal din natin ng Diyos. No, 'yun nga ang ano natin eh, no, inilalapit tayo ng devotion sa mahal na Birheng Maria. Papunta kay Kristo. 'Yun ang lagi namin itinuturo sa simbahan, that Mary is just a vessel, Mary is just an instrument for us to be closer to Jesus, his or her son. 'Yun po, paglilinaw po sa lahat na hindi po namin isinasantabi si Kristo o ang Diyos para sa mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen po ay daan namin papunta sa Panginoon. Talagang kapag kayo, if you are looking from the outside at wala ka sa loob para ikaw ay mag-judge, ganun ang makikita mo. Pero, di ba, ang mahalaga naman, it is the intention of our intention. No? Kung ano talaga ang intention mo, yun ang mas bibigyan ng weight ng Panginoon. So, kung para sa atin ay kung para sa iyo, no, sa mga nanonood po sa atin ay hindi naman ganoon ang iyong intention. I think that is okay. No. I don't see any problem sa mga ganoon. Amen. Yeah. And siguro Pads, second to the last tong question. Bakit bakit mahal mo ang pagiging isang Katoliko? I mean, bilang isang pare, ano yung... Katoliko? Yes. Why you love the Catholic faith? Before yung pagiging pare, kasi siyempre Katoliko muna ako, di ba? Kung bakit ko mahal yung simbahang Katoliko, it is because dahil sa pagmamahal ko kay Kristo, dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, ano... So hindi ko po pwedeng mahalin yung pananampalatayang Katoliko kung hindi ko mahal si Kristo. So it is rooting from that. It is boiling from that. Dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, mahal ko yung simbahang kanyang itinatag. So ibig sabihin ay kaya ko mahal yung simbahan kasi alam kong ito yung simbahang itinatag ni Kristo. No? Amen. Maraming nagsasabi na hindi ito yung tunay na simbahan because we can see people having other faith, 'di ba? Yes. There are people who belong to other religions, other sects, yeah. 'Di ba? Yung mga iba't ibang mga sekta. Pero paano kung masasabing ito yung tunay na relihiyon?
Siyempre, pinag-aaralan namin ito, di ba? Maniwala ko kayo sa amin kasi 10 taon ho namin ginugulang mga panahon namin para no, so, alamin ang katotohanan ko, ito ba talaga ang tunay na pananampalataya itinatag ng Diyos. So, kung bakit nananatili ako kasi I have proven, I have realized that this is the church that was established by Christ. Siguro para lang mas maintindihan ng maraming mga tagapanood natin. Pasimplihan lang natin ano. Siyempre 'di ba, lagi tayong dapat may connection kay Kristo. And the Catholic Church has a very detailed connection to Jesus. Lord, 'di ba, si Kristo no ipinasa yung kanyang mga turo no sa kanyang mga apostol, 'di ba? Yung mga apostol ay no sa pangungunan ni Pedro tinatag yung simbahan. And then, si Pedro ang una nating Santo Papa. Diba? Hanggang sa nagpatuloy yun sa mga Santo Papa, hanggang sa Santo Papa natin ngayon, si Papa Francisco. And Pope Francis is governing the church through the bishops, diba? Mm. Yung bishops natin, ginagabayan kaming mga pare. At kaming mga pare, ginagabayan namin kayong mga mananampalataya. So makikita po ninyo yung connection ninyo kay Kristo. Huwag po kayong maniwala doon sa mga simbahang hindi nyo nakikita o natitrace yung sarili nyo kay Kristo. Diba? Halimbawa, no, pasensya ko na, baka humimagali sa atin, mga basakin dito. Okay lang po. No? Pero, diba, halimbawa, ikaw, tapos yung pastor mo, paano siya kukonek siya kay Kristo? Oh. Ibig sabihin, it is just, ano lang ba yun? As spiritual communion lang ba? Ano yun? Dapat yung lineage, nakita niyo yung historical lineage. No? Dapat nakita natin na yung ipinagpasa-pasa-pasang mga tradisyon, prinsipyo, katotohanan, pananaw, yun yung prinsipyo at katotohanan pa rin ni Kristo na inaako mo ngayon. Amen. So, ako, kaya ako din, kaya ito, this is why I love the church because this is the church that was established by Jesus. And Jesus is the God that I love. So, ito ang dahilan kung bakit mahal kong pananampalatayang ito. Hindi lang dahil ito ang nagsusustain sa buhay ko ngayon, pero dahil sa biyayang dumadaloy sa simbahang ito, na nakikita kong nagbibigay lakas sa maraming mga tao. No? Kaya din minsan, kahit pagod, okay lang. Kasi nararanasan ng mga tao ang Diyos eh. Wow, so, grabe. Napakaganda ng catechesis na sinabi mo sa amin, Father. Especially sa history. Oo. Sa history ng church. Siguro, oo. Yun siguro ang magandang pagnilayan ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Eh, no? I-trace po ninyo no? kung yung inyong simbahan ay nakakonekta kay Kristo. O yung bang mga paniniwala nyo, yan ba yung paniniwalang itinatag ni Kristo dati pa? No? Amen. No. This is the reason why the church is against divorce, it is against ano tawag doon? Marami mga bagay. It is against death penalty. Eh kasi nga, kahit marami ng mga bansa ang mga umaako na ng ganito, why? Because ito yung pananampalataya ni Kristo eh. No, we are sticking Amen. To that. No, we are sticking to that. No matter what happened, no? So, yun. No matter what happened. Kaya, siguro, di ba, kayang gawin ng gobyerno, ipasa yung mga ito, but the church will remain against it. Kasi bakit? Kasi pinapanatili at pinapangalagaan natin yung mga prinsipyong itinuro sa atin ni Kristo. Oo. Yun. Grabe. And Father, as may dito sa mga 'di ba nabanggit mo nga sa about church history. So sa ating mga viewers ngayon na medyo nagkakaroon ng struggle sa faith nila, pagdududa, ano yung tingin mong ma-advise mo sa kanila na meron ka bang pwedeng may recommend na pwede nilang gawin or pwede nilang basahin? Mm-hmm. Na pwede makatulong sa kanila. Siguro po subukan muna sa mga viewers natin na nagkakaroon ng struggle sa faith.
Subukan po muna ninyong i-identify, no, itanong po sa sarili nyo, what causes your struggles? Ano ba yung nagiging dahilan kung bakit ako nalulungkot ngayon, no? Tapos kapag na-identify na ninyo yung dahilan ng pagkakalungkot ninyo, at subukan po ninyong tingnan ang ginagawa ng Diyos para sa inyo. Kasi po ay kapag ka po nakita ninyo na mayroon palang ginagawa ang Diyos dito sa sitwasyon ko, mas magiging madali eh. Mas magiging madali para mapagtagumpayan mo yung pinagdaraanan mo. So ayun din, katulad ng sinabi ko kanina, do not base your relationship with God on your emotion. So tandaan natin na yung emotion lumilipas. May mga pagkakataong masaya tayo, malungkot tayo, dry tayo, pero hindi po dyan nakadepende yung relasyon natin sa Diyos. Ano? Always be comforted by the fact that the Lord will not change and His love for us will not change. So yun pa lang dapat magpakalma na sa iyo. Yun pa lang dapat ay magbigay na ng lakas ng loob sa iyo. No? Amen. Kapag ka na problema ka, sabihin mo lang sa sarili mo, lilipas din ito at hindi ako pababayaan ng Diyos ko. Ayan. Amen. Ulit-ulit mo lang yun hanggang sa mapagtagumpayan mo. Oo. Lilipas din to at hindi ako pababayaan ng Diyos ko. Grabe. Ayan. Amen. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Hanggang sa, makita mo, no, it will eventually unfold to you. The grace of God will make things better for you. Yeah. Amen. And Father, siguro mas masimito yung question na to. Kasi parang nakikita ko siya nag-viral eh. Bilang isang pare, yung opinion at yung, I mean, syempre yung teachings ng Catholic Church dito. Kasi may isang, kung napanood mo to, na may isang yung sikat na influencer or social media, parang Christian siya, ganyan. Tinanong siya nung ng YouTuber na sikat, na si Will Lasso Beach. Kung kilala mo yun, si Will Lasso Beach. Kasi may podcast yun eh. So may topic. So, tinanong siya, ni Will, tinanong siya kung paano kung isang tao daw is napakabuti, mabait naman, pero non-believer. Saan siya mapupunta? Ang sinagot nung influencer na to ay sa impyerno daw. Sa impyerno? Ang lupit naman niya. Ang lupit naman niya. Oo. Kailan to accept Jesus as our Lord and Savior? Ganun. Yun sila eh, di ba? Oo. From the documents of Vatican II, no, sinasabi sa atin na kahit ang isang tao o kapag ka ang isang tao never niyang na-experience si Kristo, but he is somehow following the tenets and principles of Jesus, he will be saved. No, kahit ano pang pananampalataya niya, hindi ulaman siyang pagkakataon para magkaroon ng engagement sa pananampalatayang Katoliko, but in a way he is living, no, the principles of Jesus. No, he will be in heaven someday. Yun po ang turo sa atin ng Vatican II. Pero iba na ang usapan. Kapag ka, no, nandito ka na sa pananampalatayang ito tapos umalis ka. No, yun daw yung makapag, no, makapagbigay sa atin ng parusa. No. Yun daw. Kaya yung sinasabi mo, hindi ko napanood yun eh, pero parang mali nga doon. Parang hindi naman tama na. Oo. Viral ba? Hindi ko masyadong in love. Siguro isend mo sa akin para bakit ako. No? Sige. Ako, yun ang paniniwala ng simbahan. Eh. No, even though, baka yun yung pinaghuhugutan niya. Hindi siya believer. No, ibig sabihin, nasa simbahan na ba siya? Umalis siya? Or hindi lang siya naniniwala kay Kristo? Kasi pagka ganun, if our good works are not governed by our faith, no, ang tawag lang sa atin noon, mga pilantropo tayo eh, no? Pilantropo. No, you're just doing good, no? But it is not because of the fruit of your faith. Pero kaya nagiging banal ang isang tao kapag yung kanyang pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. So
Kapag kayo mabubuti nating gawa ay nag-uugat sa pananampalataya, doon tayo nagiging banal. So, at doon, yun yung pagiging banal, ang magiging daan mo para mapunta ka ng langit. So, amen. Yun po yung maganda nating daw siguro, pag-isipan, paglimian, no? Pagsumikapan sa ating mga sarili. How can we translate our faith into good works? Amen. Yeah. Hindi sapat lang, bro. Oh, sige po. Sige, brother. Ayan. Kaya hindi sapat lang yung ikaw yung nagdarasal ka ng rosaryo, matin ka ng mga prosesyon, dami mong dasal ng nobena. Hindi lang sapat yun. Kasi may pananampalataya ka. Kailangan yung pananampalataya mo na yan ay nag-uudyok sa'yo para gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. So, lagi ito, example ko to sa mga homilies ko. No? Sabi, hindi ko pwede. Kaya hindi po kayo po pwede na simba kayo ng simba tuwing Linggo. Tapos, pag-uwi nyo ng bahay, lahat ng tao aawayin nyo. So, hindi po pwede na, sabi ko yun sa mga nagsisimba sa akin, na hindi po pwede na, di ba, dasal-dasal kayo ng rosaryo, lahat ng prosesyon, buong dami mo sa kwarto, dami mo sa bahay. Pero, no, kung makapagtrato ka naman ng mga kasambahay, masama, wag, parang, it should, no, collaborate. Dapat, amen, nagre-reflect yon sa yung pakikitungo sa kapwa. No, yung kabanalan. No, hindi yun dapat, facade. Ayun. Tama. Kaya nga, find very problematic. Ang dami kong chick. Oo nga. Ang grace alone and faith alone, Father, is hindi talaga pwede yun. Oo. Ito yung nagpapaiba sa atin sa comment section natin. Faith without work is dead. Totoo po yun. No. Kaya dapat may kasama pong gawa yung atin pong pananampalataya. No. Tama. Nakikita at nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Amen. Kaya nga, napakaganda sa atin, Father, na yung mga Catholic saint natin, na they are living example ng mga ginawa nila for the faith, di ba? Mm-hmm. So, yun yung yung parang role model natin, di ba, sa pananampalataya. Hindi lang sila about faith alone. Nakikita sa action at sa fruits ng buhay nila, di ba? Na-pause ka, oh. Father. Ayan, na-mute. Ayan, okay na. Yeah, kaya po magandang makita po ninyo kung ano yung iba doon sa pananampalataya natin, doon sa pananampalataya ng iba, no? Yes, correct. Kasi 'di ba kung isipin mo itong mga santo na to, biruin mo, magpapakamatay ba to para sa Katoliko kung hindi nila nakikita na hindi totoo. Hindi totoo ang Catholic faith. Oh, 'di ba? Oo. They will not offer their life just for nothing, 'di ba? Ano nga 'yun eh? 'Di ba, brother Adrian? 'Di ba? Kapag ka buhay mo na yung nakataya, at diba alam mo kasi yun? Nungalingan yung sinasabi mo. Oh. Di ba? Hindi mo itataya. Kasi nasabihin mo na lang yung totoo kasi mamamatay ka eh. Pero itong mga, di ba, of course, our martyrs. Di ba? Kung alam nilang hindi totoo si Kristo at hindi dapat panindigan, why they will let their lives be taken away from them? Ibig sabihin, totoo yung kanilang pinanghahawakan na totoo si Kristo. Kaya nga ang tawag sa kanila martyrs, no, from the word martyrion, which is witnesses. Amen. Ayun. Grabe. Saksi kay Kristo. Sila ang nagpapatunay na buhay ang Diyos. Ayun. Wow, grabe. So napakaganda ng mga binahagi mo, Father, at yung isang oras ay kulang lang talaga eh. Pero I'm sure na... Balansya ka na. Ang dami kong mga... Namiss ko siguro kapag ka hindi ako yung host. Okay lang, Father. I-invite ka rin namin. Brother Adrian, sure. Ano ka ba? Pwede ka ba namin ma-invite sa mga programs namin sa Batingaw? Yes po. At masaya ako na maging bahagi ng programa mo.
Amen. And Father, speaking of Batingao, 'di ba, yung sa St. Augustine Parish, Baliwag, yung segment mo na Prayground, pwede mo ba silang ma-invite ito, yung mga viewers natin? Opo. Invite na lang po namin kayo siguro sa lahat ng mga subscriber, makikiano na kami. makikipakiusap na po kami sa inyong lahat. Please support yung Facebook page po ng ayan, St. Augustine Parish ang Batingao. Ilan na ba ang ano namin? Nandiyan si Leia, yung aming head, nandiyan nag-comment siya, si Leia Reyes. Good evening po, Father. Ayan. Oo. Sila ang head namin niya ng Ambatingao. So I think nasa 50,000 plus na ang followers ng Ambatingao Online. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta. Pero kailangan po namin ng maraming mga subscribers, lalo po sa YouTube. Baka matulungan mo kami, Brother Adrian. Ayan. Sure, Father. Kasi po kasi ano tawag doon, 'di ba, yung nakukuha namin diyan ay napakalaking support sa social media ministry ng aming parish. So kung kayo po ay generous, paki-share, like, and subscribe po ninyo yung aming mga social media platforms. We have presence on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify. Yan, lahat po meron din po kami. So, active nga. Oo. Yan nga, yung program ko specifically every Wednesday is crossword, no, reflection siya ng mga kasama kong pare. So tatlo kami. Ano siya, medyo tight lang kasi madalas kapag ka pare ang nagpapaliwanag ng ebanghelyo, ano siya, yung parang mabigat ang bibigat . No, sa amin doon sa crossword on Wednesday, sinusubukan namin siyang maging light, no, kasi katawanan kami doon, nagbibiruan doon. Tapos yung every Friday nga na Prayground. It is a program, no, we reflect on the songs na sinuot ng mga choirs namin. And then, no, we give reflections doon sa song, and then kung paano kami mapapalapit sa Diyos. Every day we have programs . Monday we have Ascenso Tascenso about, no, the church and the business world, sa mga businessman. Then reflection din. Meron kaming OBS, o online Bible study with Bishop Bart naman. Kung gusto ninyong, no, magnilay-nilay about sa ebanghelyo sa darating na linggo, anood po kayo. Ipinapaliwanag po ni Bishop Bart Santos ng Diocese of Iba yung darating na gospel. And then OOTD, yung tuwing Sunday with Bishop Dennis Villarojo. So together siya with Father Franz. So yun ang pinapalabas namin sa Batingao Online. Ayun. Grabe, very active nga, Fads. Oo. Yan ang mga pinagkakaabalahan natin. Oo, sana po, no, suportahan po ninyo kami. Panalangin namin siyempre kay Kuya Adrian na dumami pa ang iyong mga subscribers at mas marami ka pang maliwanagan. No, tulungan mo kami mga pare, kasi ilan lang kami, no. Kailangan talaga namin kayong mga laiko na suportahan yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos, no. Sa pamamagitan mo, maraming naaabot yung pananampalataya natin. Amen. Kaya ano, nung sinabi mo talaga na ikaw ay iniimbita mo, sabi ko sige, quick Joey, go, pero hindi ko lang talaga kaya ng Friday . No. Ayun nga, no. Kaya po, yes, sa inyo, Father, no, suportahan niyo po si Brother Adrian. And also mga ka-faith, syempre, 'di ba, ilalagay ko yung mga social media link and kung saan nila pwedeng i-follow yung mga program niya, Father, sa Batingao. Apo. Ayan. And Father, magagaling yung mga social media team ng ang Batingao. Yes, nakikita ko nga .
Father, isingit ko din po itong pinapa-share ni Brother Joey na every first Saturday, meron daw kayong 2000 Hail Mary devotion, 8 a.m. to yan. 8 p.m. at St. Augustine Parish, ALYB office. Tapos, pwede kayong mag-send ng prayers, request, comment sa live na yon. So, para ma-include daw sa prayer intention. And may regular prayer meeting din. Ito, sa Mama Mary's flock po ito, no, Father? Every second, third, fourth Sunday, 3 to 5:30 a.m. Ayan. And also, this coming October 21 ay 41st anniversary. So, pa-shoutout daw sa mga elder. Ano, saan anniversary niyo to, Pads? Na anniversary ng Mama Mary's flock. Mama Mary's flock. So, wow. This is an organization na based sa parokya namin. So, they will be celebrating 45 na. No? Ganun lang katagal. Mas matanda pa sa akin. Grabe. O kaya, supportahan po ninyo. O, supportahan. Sa mga taga-Baliwag po. No? Ayan. Yes. Ayan. And sabi ni Brother Joey, shoutout din daw sa mga elders nila. Nila sila Sis Bet Benavides. Tito Bet! Tito Bet! Yeah. Tito Bet! Sis Rose Pagaduan. Tito, si Ate at Tita Rose Pagaduan. Ayan, si Ate Marsha Banag. Ito, ano namin to sa, ano, sa Batingaw. Lagi yan ano. Tsaka sis Baby Kiambao, sis Cora Reyes, ayan. Sis Mila Ochon, sis Bet De Leon, at sa MIC Brothers and Sisters. Ayan. Grabe. Oo. And, meron ka pa bang gustong i-promote or baka may nakalimutan kang i-share sa amin, Father, na pwede mo sa mga viewers? Actually, ano tawag doon? More on, ganun lang siguro, no? Yung please support our Facebook page, Ang Batingaw Online. Ay, meron pala kami. Meron pala ako. Baka po sa mga ano, gusto ninyo, meron kaming, meron na ako pong Holy Land tour sa mga interested. Wow. Merong collaboration ng Ang Batingaw Online eh. No, parang itinap kami ng February, Kuya Adrian. Sa mga baka may nanonood sa'yo o na interested, ako po ang chaplain na magiging kasama. Wow. So, oo. Mga kailangan mo assistant. Punta po kayo sa Facebook. Tara na. Hindi, ano tawag doon. Kasama ko kasi yung buong Batingaw team kasi tinap kami nung isang travel and tours. Super fan siya nung isang program namin. Yung may-ari nung isang travel and tours tour company. Tapos tinap niya kami. Sabi niya, ay baka daw gusto namin i-document no, yung gagawing journey. Pero ako kapalit nga nun, ako ang magiging chaplain. Sabi ko, sige po, naging kasama yung mga yung team ko. Buong Batingaw team, grabe ah. Lima lang. Wow. O, gusto nga sumama ng lahat eh. Kasi nga lang hindi pwede namin isama lahat. So, lima lang kasama. O, yun lang yung libre. So, yun lang yung ano. Pero, sa mga gusto pa pong sumama dito po sa journey na ito, bukas pa po no ang Holy Land tour kero Batingaw Online. Punta lang po kayo sa social media page namin, Ang Batingaw Online St. Augustine Parish. Tapos tingin po kayo doon, nandun po yung mga details, yung mga pwede po ninyong tawagan or mag-message po kayo doon sa Facebook page namin. Tutulungan po namin kayo. We will be happy to be with you on that spiritual journey. Wow. Yeah. At ang kagandahan kasi sa Israel, Father, wala na siyang visa eh. Hindi natin visa. Hindi mo kailangan mag-visa. Dahil alam ko, yun yung parang agreement ng Israel and the Philippines because yung dati, di ba, yung parang naging... sinagip natin sila. Na parang sinagip natin sila no, during...
the Holocaust. Holocaust. If I'm right, no, itama niyo po ako. Yes, tama. Sa Holocaust. Hmm. So, binoto natin ang mga Pilipino. Yung parang nagkaroon ng butuan sa UN. Kaya po, ang mga Pilipino ay walang business sa Israel. Kaya... Amen. Amen. Ayun, Father, maraming salamat, Father. And any last words sa ating mga viewers bago kami humingi ng prayers at blessing mo? Ako po, ang gusto ko pong iwanan na pananalita po sa inyong lahat ay, no, huwag po kayong manghihinawa na magtiwala sa Diyos. Kasi minsan, because of so many problems and so many hardships that we are experiencing, no, sa buhay natin personal o kahit hindi man personal, kung hindi panlabas sa lipunan natin, minsan madi-disheartened ka. Pero wag lang po kayong bibitaw. Wag po kayong bibitaw sa Panginoon. Kasi yung Panginoon natin, napatunayan na niya na mahal niya tayo eh. No, and our God is consistent, no? Pag sinabi natin consistent, simula nung una hanggang wakas ng panahon, hindi magbabago yung kanyang pag-ibig, no? Kaya po, wag po tayong bibitaw sa Panginoon, no? Kung nararamdaman mo na para bang malamlam ang iyong ugnayan sa kanya, wag kang bibitaw, idire-diretso mo lang, pagpatuloy mo lang, no? Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas. Eventually, no, you can see that you are growing, you are doing fine, you are doing good. Makikita mo na tutulungan ka ng Panginoon. Kaya po, huwag mawawala ng pag-asa, ha? Huwag po mawawala ng pag-asa. Laging ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga bagay na ating kinakailangan. Pagtiwala. At tapos, syempre, mahalin ng Diyos, mahalin ng simbahan, mahalin ng pananampalataya. Yun po. Amen. That's it. And, Father, sa mga nagtatanong... Maraming salamat po, Adrian. Maka-attend sila ng mass mo or confession, may schedule ka ba doon sa St. Augustine? At St. Augustine? Yung mass ko online, kasi kasi nag-iiba-iba yung schedule ko eh. Walang fix eh. Pero tingnan, makikita po ninyo, wala akong specific time na ako ang magmimisa sa St. Augustine Parish kasi tatlo nga kaming naka-assign doon. So, kung sino yung matapat, lagi po kaming may online mass sa St. Augustine Parish. Every day, we have 7 a.m. and 5:30 p.m. So, dalawa po yun. Araw-araw. Tapos, every Sunday, ang online mass po namin is 5:30 a.m. 7 o'clock na umaga. Tapos 5:30 po ng hapon. So kapag ka na-schedule ako doon sa mga time na naka-online mass, kasi may nabi pa ibang mga misa, pero hindi naman naka-live. So, yun po, hindi po ninyo ako madatempohan. Pero kapag ka po sa mga time na yon, ako ang nag-misa, makikita po ninyo ako. Siyempre, hindi naman tayo, misa pa rin naman po yon, no? Iba kasi, sinusundan lang yung pari eh. Yun yung ano ko tawag doon. Kritik ko sa iba eh. Gusto namin yung di boring. Oh, yung di boring eh. Huwag po, misa pa rin yan. Simbahan po ninyo. Correct. Tandaan po ninyo, hindi po kayo nagsisimba dahil sa pari, dahil kay Kristo. No, yes. Ang pari po ay hindi parang mga artista na may fan base dapat. No, hindi ho ganoon. Hindi ho ganoon. Diba? Yun yung ano sa amin eh. Temptation sa amin kay Adrian eh. No, to make it a show, no, na ipakita na para bang palabas ang lahat ng ito. Pero no, tanggalin mo naman sa amin yung pagkapare, wala naman kami talaga, 'di ba? No. Kaya hindi talaga katanggap-tanggap para sa amin mga pare, may mga fans kami. Kasi dapat ang mas tinitingnan ng mga tao, ang nakikilala at naiiwan sa kanilang mga isipan, sino? Si Kristo talaga. Kapag ka ikaw ang, kapag ka yung pare, ang naaalala ng tao pagkatapos ng misa, ibig sabihin, mali yung ginawa mo. Ibig sabihin, hindi ka naging mabuting pare. Kasi ikaw yung nakilala, hindi si Kristo. So, kaya, yun talaga. Yun, amen. Yun. Ang ganda ng Father. Amen talaga. And maraming salamat po, Father. And baka pwede kayong makahingi ng prayers and blessing from you po. Sige.
So minamahal po namin mga kapatid, tayo pong lahat, ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo ngayong gabi. Nawa po ay ang puso po namin ay panatagin ninyo at patuloy mo po kaming palakasin sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Minamahal naming Diyos, wala po kaming ibang matatakbuhan kung hindi ikaw. Tulungan mo po kaming mapagtagumpayan namin ang mga kasalukuyan naming mga suliranin sa buhay. Ingatan at pangalagaan po mo po ang mga mahal namin sa buhay at ilayo mo kami sa lahat ng tukso na makapagpapalayo sa amin sa iyo. Ituro mo po sa amin ang daan sa kabanalan at bigyan mo po kami ng lakas at presensya at paggabay ng Espiritu Santo upang mas lalo naming gustuhin tahakin ng landas ng kabanalan kahit na ito ay mahirap. Ang lahat po ng ito ay itinataas namin sa Panginoon sa tulong ng aming Inang Maria. Amen. Ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Salamat po. Thank you. Wow. Thank you so much po, Father. And we will always pray for you. And hope to see you soon po again. Salamat kay Adrian. Kung magkita tayo, kung magkikita tayo, basta alam mo naman, isang tawag mo lang, no, supportahan kita. No? Thank you po. Salamat kay Adrian. Thank you. Salamat po. Bye. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsel Celestial. Brother Edsel C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news, itong painting na to, the devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.